Hi, I'm Michael. I'm Jet. Hi, I'm Alvin. Hi, I'm Belia Carriazo. Hi, I'm Confi Manalo. Hi, I'm Rean. May isa kaming tanong for you today. Mali bang mga tuwiran sa mas nakakatanda? For me, no. 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 Oo? Hindi. Depende. Kasi hindi naman lahat ng magulang ay tama. Yung pangangatwiran, ano ni siya, flow din siya or magiging communication ninyo. Magkaiba kasi yung pangangatwiran ka sa sasagot ka. Sa pangangatwiran, sasabihin mo lang yung side mo. You have to speak up, speak your mind. Kung i-consider natin na mali, na i-defend nung mas nakakabata yung idea or thoughts na gusto niyang sabihin sa mas nakakatanda, paano matututo yung mga bata, those who are growing up, na matuto mag-stand up for themselves and matuto na i-voice out yung thoughts sila? Sa case ko kasi, I am a single mother. Never ko na hinigpitan sila, pero sa pagsagot naman, alam nila kung kailan nagbibiro ako. Kasi mabiro ako eh. I practice din sa mga anak ko to na if you have something to say, say it. Yeah lang, you have to say it in a manner na respectful. May mga situations kasi na gusto mong mag-explain pero ayaw mo na lang din magsalita kasi iniisip mo na mas matanda sila sa'yo. Pero kasi kapag hinayaan mo na lang, hindi nila malalaman na tama ka. Aminado ako, nangangatwiran ako, honestly. Pero kung alam kong nasa tama ako at kung alam ko yung pinaglalabang ko, kung ano naman kasi, kung di ka rin mangangatwiran, kung alam mong tama ka, parang nagpatalo ka din eh. Minsan may katwiran din yung bata. Kailangan maridig siya para sabihin sa'yo ng anong ginawa mo? Blah, blah, blah. Sumagot ka. Tapos pag sumagot ka, aba, sumasagot ka pa. Diba? Ano yun? I experience na pag in-explain ko side ko, sasabihin sa akin, sumasagot ka pa, ganyan, 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 ganyan. Pag na-shout out yung mga bata sa development stage nila, lalong mas magiging limited yung knowledge nila sa mga bagay-bagay. Yung time na halimbawang pinapagalitan ko sila or meron akong point na binibigay sa kanila, kailangan intindihin muna nila, tapos alam nila na kapag sumasagot sila, mas may tendency ako na magalit sa kanila. Kaya alam nila yung kanilang limitations. So even if matanda yung kausap mo, tingin mong hindi tama yung katwiran ng ano nung nakatatanda sa'yo, o tingin mo meron kang dapat na sabihin, you can say it in a manner of respectful na hindi ka naman nakabasto sa matanda. Yung mga pamangkin ko, ina-encourage tulak ko talaga sila na mag-explain ng side nila kung kahit sa parents nila, sa teachers. Kasi kung hindi ka magsasalita, kung hindi mahilig yung side mo, paano nila malalaman na mali talaga yung ginawa mo? Kapag nakalakyan natin, kahit sino yung kausap ko, kahit na yung matanda o hindi ko kakilala, bagay, ganun din yung pagpapalaki sa akin ng magulang ko na never akong sumagot sa kanila. Hindi nila makukuha yung discussion na hinahanap nila. Of course, hahanapin nila yun sa mga kaibigan nila. And hindi naman lahat na sasabihin ng mga taong yun tama eh, or makakatulong doon sa situation ng bata. For me, maganda kung sa family pa lang sa bahay, nagsisimula na agad yung ganun discussion eh. May mga kailangan ka rin i-explain para ma-point nila na, ah, oo nga, siguro ganun nga. Wala namang katapusan na yung pag-aaral natin, pwedeng may matutunan sila sa'yo kasi bata ka. Iba na yung point of view mo kaysa sa kanila eh.